So, good day everyone. So, last reading natin, we've already discussed the definition of polygraph, polygraphy, lie detection, kinds of lie, and types of liars, as well as we also discussed the methods of detecting deception, the early methods, and ano-ano ba yung timeline or historical timeline ng ating polygraph examination or ng polygraphy natin. So, for our midterm, madidiscuss dito ano-ano ba yung mga polygraph technique and the evaluation of polygraph result. Kasi dito, madidiscuss natin kung ano-ano ba yung type ng questions na pwede natin itanong kapag tayo ay nagkakaroon or nagsasagawa ng polygraph examination. So now, what is the ultimate objective of conducting polygraph examination? So we all know that polygraph examination is generally used as an investigative aid or technical aid in the investigative process. It is used to verify if the statement of the victims or complainant established the credibility of the witnesses, evaluates the truthfulness of the suspects. So, in law enforcement, polygraph examination is significant because it is considered as one among the most effective way of establishing the truth. Through it, guilt can be established and is scientifically accepted where the investigator can evaluate the evidence. So, take note again, ito pong polygraph examination, hindi po ito ibig sabihin na ang isang tao is guilty or not guilty for what he said or for what she said. Itong pong polygraph examination is only an aid or a tool or an instrument na magagamit natin para magkaroon ng progress ang ating investigation. So now again, what is the ultimate objective? So the ultimate objective of polygraph examination is to obtain the subject's admission or confession to the offense committed. So, siguro naman familiar kayo dun sa admission and confession natin kasi na-discuss na din yan sa book 1 and book 2. So, when we say admission, is a statement of fact by the accused which do not directly involve acknowledgement of guilt in committing or having participated in the commission of an offense. So, you claim that part of what you've done or what you've said is correct or truthful. It may be accurate for the crime you did, but it does not involve direct acknowledgement of guilt. Unlike for the confession, that you voluntarily states what happened and your involvement in the case. So, mapapansin nyo na kapag sinabi nating admission, magsasabi ka din or babahagian mo lang sila ng part ng pangyayari sa crime scene without direct acknowledgement of guilt. While kapag ka po confession, kapag sinabi nating confession is a declaration made by a person voluntarily stating or acknowledging that has committed or participated in the commission of crime. The difference is that sa admission, part lang po yung sasabihin niya without direct acknowledgement of guilt. Sa confession, you are acknowledging that you are guilty for the commission of crime. Now, what are the tripod foundations of polygraph technique? So, ano-ano nga ba yung tripod foundation of polygraph technique natin? So, we have three. Kaya nga tripod, three. The mechanical basic premise. So, the polygraph machine is mechanically capable of making graphical records containing reliable information regarding physiological changes. So, it talks about the polygraph machine which technically responsible in recording reliable information regarding physiological changes. Mechanical, it literally talks about the machine that can be used in polygraph examination.
So, ang mas madalas lang po natin na ginagamit is computerized polygraph machine because it is one of the easiest na nakakapag-record ng ating information. So, sa Philippines, ang ginagamit natin po is computerized polygraph machine. And next is, so we have mechanical basic premise. Ayan po, mapapansin nyo po yung computerized polygraph machine natin. Doon po sa mga nag-forensic dati, sa crime week natin, mapapansin nyo na sa polygraph examination, yung computerized mismo, may naka-install na mismo sa laptop natin na software kung saan gagamitin natin siya para ma-record yung ating physiological response. Next is, yan, physiological basic premise. Those automatically occur only following the stimulation of a specific nervous system component and from which stimulation of those specific nervous system components can be reliably diagnosed. So, the instrument typically used to conduct polygraph tests consists of physiological recorder that assesses three indicators of automatic arousal. Those are heart rate or yung blood pressure natin, respiration, and skin conductivity. So, as I've said, most examiners today use computerized recording system. Ayan po, kung mapapansin nyo, ayan. May iba't ibang part dyan kung saan nare-record yung tracing or yung physiological response natin. Yung nasa lower part, yung violet, kung mapapansin nyo, yan po ay kadalasan sa blood pressure natin. So again, kapag si blood pressure cuff is nasa kanan, dapat po yung electrodes natin or yung finger electrodes natin is nasa kaliwa. Kasi po hindi po pwedeng i-read ng ating computerized polygraph ang response natin kung parehas nasa kanan. Dapat po ay opposite sila. So yung violet again, yan po yung ating blood pressure and pulse rate. And ito naman pong green part, yan po yung sa finger electrodes natin or yung skin resistance, skin conductivity. And yung dalawa po sa taas, yun po yung pneumograph natin sa chest and abdomen. Ayan po. Kasi po karamihan po or iba sa ating ine-examine or sa ating examinee is abdomen breather, while yung iba naman is chest breather. Next is psychological basic premise. So we have, again, we have mechanical basic premise and the physiological basic premise. Yun po yung, dalawa na po yun sa tripod foundation of polygraph technique. Last po is the psychological basic premise. Under the polygraph leg premise, the specific nervous system component whose stimulation can thus be diagnosed are so stimulated by the involuntary mental and emotional processes of the individual. So, those individuals who are or who is consciously attempting concealment of deception. Of course, kapag ikaw mismo ay may tinatago, gagawin mo ang lahat to conceal your identity, especially if you are something at stake and that prevailing circumstances lead you to believe that exposure to detection is quite possible through undesirable. Sa psychological basic premise natin, di ba involved din po dyan yung ating behavior. So kung mapapansin nyo, meron tayo, na-discuss ko din siya sa nung prelim natin na may mga signs na makikita sa isang tao kung siya ay nagsisinungaling. Halimbawa, kapag siya ay nagsasabi lagi na swear to God. So, isa po yun sa mga signs according to lie detection natin or sa polygraphy natin, isa sa sign na ang isang tao daw is mako-considered as deceptive. At may mga iba't iba siyang actions or gestures na hindi akma sa normal niyang kilos. And that is the psychological basic premise. So again, the tripod foundations of polygraph technique natin are mechanical basic premise, physiological basic premise, and psychological basic premise. And the ultimate objective of our
of conducting polygraph examination is to obtain the admission and confession sa ating subject. Next, what are the physiological phenomena as basis of detecting deception as per the tripod foundations? Blood pressure and heartbeat frequency. Increase of blood pressure and heartbeat frequency following relevant questions and the suppression in breathing are the criteria for detecting deception. So, kung mapapansin nyo, kapag kinukuhanan tayo ng blood pressure, nalalaman din natin ang false rate natin. Kasi doon natin malalaman if sa simula pa lang, nasa normal condition na tayo at nakarelax. So, take note, our normal blood pressure is 120 over 80. Again, our normal blood pressure is 120 over 80. So, if on the time na ipakandak na sa'yo ang questioning or yung examination natin at nagbago ang blood pressure mo, possible that you are deceptive or lying. Kasi mapapansin pa lang natin sa blood pressure ng isang tao na kapag tumaas yan, makikita po at maririnig po yan sa tracing natin, yung lahat ng responses natin. Even hindi ka magsalita, maririnig po natin ang response nyo. Kaya po later on, madidiscuss ko din yung silent answer test. Yun na po yun, yung silent answer test na kapag tinanong ka, for example, tinanong kita, did you stole Ivan's laptop? So, kapag ka, dun tayo sa silent answer test, it's either sasagutin mo siya or hindi. Then, kapag hindi mo sinagot, understood na pag kinabahan ka or tumaas yung blood pressure mo, maririnig yan sa tracing natin. It means you are deceptive. Positive po. Kasi po, once na normal yung tracing natin, alam natin na hindi ka nagsisinungaling. Pero may mga tao na kaya nilang i-control ang responses nila. Kasi may mga taong relax lang na kahit na may nagawa silang mali at kahit na sila ay nag-violate or nagsinungaling, alam nila sa sarili nila na kaya nilang panindigan yon. Hindi sila magsasabi or wala kang maririnig sa kanila. Sila na po yung mga taong walang konsensya. So, sa blood pressure and heartbeat frequency, we have two pressure under it. So, nasabi ko na sa inyo nung prelim, again, ano ba yung dalawang pressure natin under this blood pressure and heartbeat frequency? So, we have systolic and diastolic pressure. When we say systolic, ito yung high pressure. Systolic. High pressure. S. Tandaan nyo na lang. S. Diba sa alphabetical, ang S nasa dulo. Ibig sabihin, mataas na siya. Pag D, diastolic, mababa. Ibig sabihin, low pressure. So, systolic, again, ito yung high pressure natin. It exists when the heart is contracted and the valves are open with blood rushing into the arteries. Kapag mataas, contracted, of course, ang ating heart. Kasi nga, possible na kinakabahan tayo or tumataas na yung pressure natin. Next is diastolic. Tinatawag din siyang low pressure. Of course, vice versa lang po yan ang ating systolic. Kung saan ang systolic natin, pag high pressure siya, contracted, ibig sabihin ang diastolic, low pressure. It exists when the valves are closed and the heart relaxed. Nakarelax lang po tayo kapag diastolic. Na, okay, again, tandaan nyo lang po kapag systolic ay high pressure and contracted. Systolic, high pressure, contracted. SHC. Systolic, high pressure, and contracted. While diastolic, ito po ay low pressure and relaxed. DLR. DLR, SHC.
Next, adrenaline. So, familiar naman kayo sa adrenaline, a certain hormone that increases the heartbeat frequency. Kaya maririnig nyo minsan, adrenaline rush. Na kapag may isang bagay or may isang pangyayari, ang bilis nating makapag-respond sa isang happenings or sa isang event. Kasi nga, andun na yung adrenaline natin, nadadala tayo based dun sa mga pangyayari or sa mga circumstances na pwedeng mangyari. So, breathing. Breathing, we have inspiration and expiration. So, when we say inspiration, inhalation, I. Tandaan nyo lang sa breathing natin, inspiration, I. Caused by the contraction of the diaphragm and expansion of the chest cavity. So, kung kanina sa blood pressure natin and heartbeat frequency, ang systolic natin is high pressure and contracted. Ang kinocontract nun ay heart. Dito naman sa breathing, pag sinabi natin inspiration, contraction of the diaphragm. So, the result in the air rushing into the lungs, rushing in. Ibig sabihin, I, inspiration, inhalation, in. Ibig sabihin, papasok sa atin ang hangin. Tandaan nyo lang yan, in. Sa first pa lang nila, mag-iisip nyo na agad na inhalation, inhale. We are rushing into the air, into our lungs. Caused by the contraction of the diaphragm and expansion of the chest cavity. So, if we have inspiration or inhalation, meron din tayong expiration or exhalation. And yun po yung opposite naman ni inspiration. Kung si inspiration, mag-i-in ka ng air sa lungs mo, sa expiration naman, rushing out ng air sa lungs natin. Caused by relaxation of the diaphragm and contraction of the chest cavity. Relaxation. Parang sa systolic natin, relaxation of heart. Dito naman, relaxation of diaphragm. So again, para po hindi malito, kapag blood pressure and heartbeat frequency, when we say systolic, systolic is high pressure and contracted heart. While sa diastolic, low pressure, relaxed heart. And for breathing, inhalation or inspiration, inhalation, rushing into the rushing air into the lungs. While expiration, and as well as inspiration, contraction of diaphragm. Sa expiration, relaxation of diaphragm, and rushing out ng air sa lungs natin. Ayan. So, before tayo mag-electrodermal response, so sa tingin nyo, what affects the breathing rates? So, kung meron na tayong inhalation, exhalation, or inspiration, expiration, ano naman sa tingin nyo ang nakaka-apekto sa breathing rates natin? So, kasi syempre, normal na sa isang tao ang mag-rush in and rush out ng air. How about dun sa part na nakaka-apekto ng breathing rates natin? Hindi naman natin alam ano ba yung dahilan, bakit nagbabago yung breathing rates natin. So, take note na may mga factors or ilang factors na nakaka-apekto sa breathing rates natin. Like kapag nag-e-exercise tayo. Kapag napapagod tayo, yung breathing rates natin ay nag-iiba. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Another is kapag na-shock tayo, na-surprise, and nag-iisip ng mga bagay na pwede ding maka-apekto sa atin emotionally. So, may mga factors na pwedeng maka-apekto sa atin kung bakit nagkakaroon ng changes sa breathing natin. Halimbawa, sa time na tatanungin ka na, examination, bigla kang nagulat sa way ng pagtatanong niya. Ibig sabihin, magbabago yung sa pneumograph tracing mo, tataas siya kapag ka ikaw ay nagulat. Pero kung ikaw ay relax lang or sa tingin mo nanghihina ka na, bababa ngayon ang response na yung tracing natin. Next is electrodermal response. So this is the most current popular name for the human body phenomenon
in which the body, mainly the skin, changes resistance electrically upon the application of certain external stimuli. So, it consists of two categories, the normal response and the abnormal response. So, kapag normal, the act done is conformed based on his or her daily behavior. But, the abnormal response, may mga movements ka or gestures na hindi akma sa normal na ginagawa mo. Dahil doon, naaapektuhan ang mga responses natin. Yun po yung electrodermal response. So, we have two categories under electrodermal response, the normal and the abnormal response. Ibig sabihin, kapag normal, we are conforming to our behavior. Pagka abnormal response, may mga gesture tayo na hindi naman akma sa normal na ginagawa natin. Okay? Next, is the polygraph technique accurate? So, ano sa tingin nyo? Polygraph technique, accurate ba yan based sa mga first topics natin? Sa tingin nyo, accurate ba ang polygraph technique? So, current polygraph research indicates that when a specific single issue polygraph exam conducted by a qualified and competent polygraph examiner and is properly administered, the accuracy rate is between 95% and 98%. So, mapapansin nyo, dun pa lang sa percentage natin na ang polygraph natin is accurate. So, therefore, this percentage is still higher than other forms of evidence, including psychiatric opinions, suspects identification as provided by victims and witnesses, and fingerprint identification also. That's why polygraph is one of the most accurate tool available today for determining truth or deception. Kasi, this technique includes rampant number of psychological factors that determines its accuracy. So again, ito pong polygraph examination is accurate po. We have 95% and 98% yung accuracy niya na proven and tested na din po. Kasi dito po sa Philippines, ginagamit po ang polygraph examination as aid for investigation. Kahit po sa ibang lugar, hindi lang po siya sa Philippines. Pero ang sa atin lang po talaga, dahil nga po wala tayong masyadong gamit, ang mas familiar po sa atin ay yung computerized polygraph examination. So, what are the factors that affects the accuracy of the polygraph results? So, may mga factors again. Ayan na naman tayo sa mga factors na pwedeng makaapekto sa accuracy of the polygraph result. So, kung mapapansin nyo, pinag-search ko kayo ng balita or criminal case na bago. And kaya ko doon sinabi sa mga sources na yon kasi yun po yung mga legit na pwede natin kunan ng information. So, karamihan nga pala doon sa mga ano natin is current news din naman. Halos may mga kakaparehas din sa current news natin. And yung accuracy na yon is kaya ko sinasabi, kaya ko tinanong sa inyo yung factors na nakakaapekto sa kanila. Ano ba yung mga factors kung bakit naging deceptive sila, para aware din kayo dun sa mga nangyayari at naliliwanagan kayo, na-enlighten kayo kung ano ba yung factors kung bakit nagsisinungaling ang isang tao. Of course, meron kayong kanya-kanyang opinion bakit nagsisinungaling ang isang tao, bakit deceptive ang isang tao. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang perspective kung ano ba yung dahilan kung bakit siya nagsisinungaling. Pwede kasing positive naman yung dahilan niya. Kaya nga po sa lies natin, kinds ng lie natin, we have white lies. Na hindi naman lahat ng kasinungalingan is mali. Minsan, meron lang din tayong pinoprotektahan like yung friendship natin or yung harmonious relationship natin with other person. Ayan. So, we have four factors that affects the accuracy of our polygraph result. So, the instrument, the condition of the subject, the condition of the examination room, and the qualification and skills of the examiner. So, yung instrument, isa sa factors kung bakit nakaka-apekto yung accuracy. Na kapag ka
yung instrument natin, mali yung paglalagay natin sa computerized polygraph, mali yung pinaglagyan natin na yung mograph dapat nasa ganitong part and nailagay mo siya sa blood pressure cup na part. Ibig sabihin, nagkakaroon ng mali doon sa responses natin. The condition of the subject. So, if the subject during the test is sick, dahil doon maapektuhan ang responses niya. Kasi, halimbawa, ako, nag-undergo ako ng polygraph examination at ako ay tinatrangkaso. Ngayon, kung ako ay may sakit, hindi ko na, kahit na ako ay not deceptive, pwedeng lumabas na deceptive ako. Or pwedeng hindi rin, depende sa magiging result. Kasi minsan, dahil sa sobrang sama ng pakiramdam mo, nagbabago yung tracing natin or yung responses natin. Mapapansin nyo yun sa markings dun sa polygraph examination. Next is the condition of the examination room. So, if the examination room has multiple appliances and or madaming mga pagbabalingan ng pansin ng ating subject, pwede itong maka-apekto sa pagkakaroon ng questioning kasi yung attention niya, dun lang mababaling. Kaya nga po, sa no prelim natin, anong last semester, na-discuss ko sa specialized crime investigation, yung with simulation of interrogation, yung ano ba yung interrogation room? Doon sa interrogation room, ganun lang din po yung polygraph examination room. Kailangan may one-way mirror din kung saan yung isang part, nasa isang room lang siya, pero hati, nasa kabilang part may nag-o-observe. Para wala po, kaya po hindi kailangan ng maraming tao sa loob ng examination room kasi madidistract yung subject natin. Nasa halip na hindi naman siya kinakabahan, lalo lang siyang matetense dahil sa mga nakikita niya. Kaya kailangan plain lang po yung ating examination room. And kapag nga doon kayo nag-exam sa madaming nakikitang paintings, ibig sabihin yung attention niya doon lang mababaling. Next, the qualification and skills of the examiner. So, the examiner should be competent and skilled in doing his or her job. Kasi, pag ang examiner mismo, hindi niya alam paano ang process ng questioning, hindi rin mag-work ang polygraph examination sa isang subject. Kasi nga po, ang examiner natin, kailangan, they are highly trained. Or kung hindi man sila highly trained, alam nila kung paano patakbuhin ang polygraph examination. Next, what are the necessary considerations for an effective polygraph testing? So, first is the instrument. Paano ba daw ang effective polygraph testing? Ano daw ba yung necessary consideration doon? So, sa instrument, polygraph examination uses the polygraph instrument as the device used for recording the results. Hence, all its components and accessories must be operational and functional. Second is the examiner. Examiner, it is the basis to all that has been said with regard to the utilization of accuracy of the polygraph technique is the matter of examiner qualification and skill. So, kung yung ating instrument, dapat para maging effective, alam natin kung paano gamitin si instrument. And si instrument na yon is dapat lahat gumagana. Si examiner, again, si examiner dapat is highly trained or skilled dun sa polygraph examination or sa pagkakonduct ng polygraph examination. Next is the subject. Generally, there are three types of subjects for polygraph testing. We have the suspect, the victim, or the complainant, and the witness. So, depende rin po sa kanila kung magbibigay sila ng information. Ito pong subject na to is hindi po yan pinipilit. Hindi po natin pinipilit kung ayaw nilang magbigay ng information. Gaya nga po dun sa witnesses natin, hindi naman natin kailangan silang pilitin dahil meron po silang mga rights. And bago po sila i-under ng
polygraph examination or polygraph testing, lahat po ng rights nila is kailangang masabi dun sa ating subject. Kasi pag hindi nila sinabi yun, voided din po ang examination. Again, examination room. The examination room is importantly considered for effective polygraph testing. And sa examination room, as I cited earlier, na kailangan, plain lang po ang ating examination room to avoid distractions. Ayan. The examination room lie detector test should be conducted in a quiet, private room. Siyempre, pag nga naman ikaw ay nagkakonduct ng lie detector, ng polygraph examination or lie detector test, hindi ka doon sa maingay. Kasi yung ingay nun, maririd po yan sa responses. Ibig sabihin, hindi po porkit yung responses na yon is nasa isang subject la. Ngayon, siyempre, madidistract ka. Kapag nadistract ka dun sa mga tao, ibig sabihin, mapapagalaw ka. And yung paggalaw mo pa lang, or halimbawa, nagulat ka, biglang may humiyaw, nagkakandak ng examination, nagulat ka, nasa halip na hindi naman dapat, magugulat ka pa din. Kaya po yung responses ay nagbabago. Next is, ito po ay yung mga sa examination room ha. Kailangan daw po sa examination room, quiet please. Second, room with none of the usual police surroundings and with no distraction within the subject's view. Yun po, wala pong ibang tao. Kung meron man, dalawa lang sila. Isang nagbabantay at isa pong nagtatanong. Next, a room without any windows at all. The interrogation room should contain no ornaments, pictures, or other objects which would distract the attention of the person being tested or interviewed. A room free from noise such as ringing of a telephone or the conversation of person outside the examination room. So kung meron man po na tutunog or ano, kailangan po kasi wala talagang dapat tumunog doon. Kung may ring man po, is doon lang po yun sa within the examiner and the examinee. Kasi yung recording po nandun sa harap nila. And yung cellphone should be in silent mode. The presence of other officers or other spectators in the room itself may produce disturbances and distractions which will interfere with a satisfactory diagnosis of deception. Hence, this should be avoided. And sabi ko nga po, kailangan hindi po maraming tao ang nasa loob ng isang examination room. Pwedeng tatlo lang kayo, isang nagbabantay, isang subject, at isang nagtatanong. Pero as much as possible sana, dalawa lang kayo. Isang nagtatanong at isang examinee. Ayan po yung example ng examination room natin. So, mapapansin nyo, may one-way mirror siya. Yun, yung tinuro ng araw natin. Yung one-way mirror na yun, nandun sa isang port na yun, tinatawag din po siyang observation room, ha? Take note po, tinatawag din siyang observation room. Kung saan, habang nagtatanong or habang nagkakadak ng questioning, may nagtitake down notes din po base po dun sa naririnig nila sa mga responses. Pero yung question and answer po natin should be answerable by yes or no. Kasi sa computerized polygraph natin, mapapansin nyo na, or hindi, kung hindi man kayo familiar, ang computerized polygraph po natin should be answerable by yes or no. Kasi po, dun po, ang ilalagay lang po natin is positive and negative. So, sa start ng question natin, if your answer is yes, for example, are you married? So, yes. Ngayon, yung yes na yun, positive po ang response natin. Ang i-click nyo is positive. So, if no, if you answer no, negative. Understood na negative. So, ayan po yung examination room natin. So, what are the procedures or phases followed in polygraph technique? So, ano-ano ba yung mga phases under
polygraph technique. So, we have phase 1, the preliminary preparations. This stage is the initial interview with the investigator handling the case or person requesting it. So, the group involved in this stage are the victim or the complainant, suspects, and witnesses. So, yun po, sa phase 1 po na, or yung preliminary preparations natin, kailangan, ito po yung pinaka-initial interview lang po with the investigator. Pero yung investigator na yun, hindi po siya yung basta-bastang investigator. Kailangan siya po yung investigator who are handling the case of the person requesting it. And ano-ano ba yung under ng preliminary preparation? So, this stage includes obtaining an evaluation of facts, determining areas the subject needs to be asked, and the investigator must furnish the examiner of the following wagaya po ng sworn statement of the suspect and witnesses, as well as the victim and the complainant or the complainant. Incident or spot report, background investigation of the suspect, witnesses and victims or complainants, rough sketch or pictures of the crime scene, and other facts such as specific article and exact amount of money stolen, peculiar aspect of the offense or any strange theft, exact time the offense was committed, known facts about the suspects, facts indicating any connection between the suspects, victims, and witnesses, exact type of weapon, result of laboratory test, and unpublished facts of the offense known only by the victim, suspects, and the investigator. In short, ang preliminary preparations po natin includes lang po lahat po ng tungkol kay victim, witnesses, and suspect. Yun lang po yung preliminary preparation. So, take note nga po pala, when it comes to polygraph examination, hindi po natin may iwasan na magkaroon ng error. Specifically, dahil nga may mga factors that affects the accuracy of the polygraph results. Hindi rin may iwasan na ang error ay mostly 15%. Bakit mostly 15%? Dahil may mga circumstances that changes its markings, like extreme nervousness and other like yung abnormalities, physical abnormalities, na kapag meron tayong physical abnormalities, mapapansin nyo na magbabago rin talaga ang ating responses. Kapag may sakit sa puso or low blood ka, isa yun sa nagiging dahilan ng error sa polygraph test. Kaya po, kailangan kapag po nagsasagawa ng polygraph examination, ay wala po tayong sakit. And nasa normal condition tayo. Kasi ipaparelax din naman tayo dun sa loob ng examination room. Again, yung mga errors na yon is only 15%. Based lang po yung sa study natin na meron daw pong 15% at hindi mawawala ang errors kahit saan naman po. Kahit may gawin tayo or may mga event, di ba nakakaroon din naman ng technical error. So, just like in polygraph examination, hindi may iwasan na hindi magkaroon ng error. So, yun nga, sa preliminary preparations natin, na kapag marapit na tayong i-conduct or magkaroon ng examination, kailangan lahat yan prepared na, yung sworn statement, lahat po ng tungkol sa victim, suspect, and witnesses. Next is preliminary observations. Behavioral observations of the subject begin from the time he enters the reception room until he is escorted into the examination room and must be recorded by a secretary or receptionist. So, in a preliminary observation, what to observe are the subject's general conduct or behavior while in the waiting room. This will give the examiner a clue or guide in the most effective handling of the subject, particularly with regard to his possible resentment toward the test or other attitudes which should be understood and alleviated before the actual administration of the
test. So, kailangan po yung loob ng ating subject is makuha muna natin. Kasi, kailangan nating magkaroon ng rapport between our subject and between the examiner. Kasi, hindi magiging successful ang ating examination kung hindi po makikisama or makipag-coordinate ang ating examiner. Next, phase 3, the examination proper. So, phase 3, phase 2, kasi yung phase 2 natin. Okay, so hindi po na-include dito ang phase 2. Sorry, hindi na-include ang phase 2. Pero ang phase 2 natin, kung meron tayong initial interview, we have pre-test interview. Idadagdag ko na lang din siya. So, ang phase 2 po natin is yung pre-test interview. Again, ang phase 1 po natin is the preliminary preparations. While yung phase 2 natin is the pre-test interview. This is the stage of interview of the subject. So, the primary purpose of the pre-test interview is to prepare or condition the subject for the test. Gaya nga po nung sabi ko kanina, sa phase 1 natin, nandiyan na po yung mga documents ni suspect, ni witness, and ni subject. Ngayon, ang phase 2 natin, pre-test interview. So, sa pre-test interview, i-condition natin si subject. I-relax po natin si subject para po yung response niya at yung tracing niya sa markings natin is nakarelax po at nasa normal. Next is the examination proper, yung phase 3 po natin. So, after the pre-test interview, the examiner should proceed to the placement or attachment of polygraph sensors. The first to be attached is the pneumograph followed by cardiosphygmograph and galvanograph sensors. So, kailangan po magkakasunod po nating ilalagay ang pneumograph, cardiosphygmograph, and galvanograph sensors. So, for pneumograph natin, yung tracing po niya pwede pong sa abdomen, pwede pong sa chest. Kasi po may subject po tayo na abdomen breather while yung iba po is chest breather. So, sa examination proper, we have to review all the questions with the subject before the actual examination is made. Kasi bago pa man tayo mag-conduct ng actual examination, kailangan nating i-review as an examiner yung mga itatanong natin. Kasi pwedeng during the examination may maidagdag tayong question, pwede namang bago mag-start yung examination is prepared na yung questions natin. Pero lahat ng yan, lahat ng naka-attach, kapag may isa diyang hindi naka-attach, hindi po mag-work yung ating polygraph examination. Like yung cardiosphygmograph lang. Pag cardiosphygmograph lang, ano naman kung nakalagay lang ay cardiosphygmograph, wala po tayong maririd na responses. May maririnig tayong responses based lang po sa blood pressure at sa pulse rate ng ating subject. So, for our pre-test interview, don't forget to tell the subject or inform the subject of their rights. So, what are the rights of the subject? Not only the subject as well as the witnesses and the subject, witnesses, and complainant. So, the right to remain silent, anything he or she say may be used in favor or against him or her. The right to have a lawyer, officer, or her own choice, and right to refuse. Pero yung tatlo naman, yun po yung pinakamahalaga. Right to remain silent, anything he or she say may be used in favor or against him or her, and the right to have a lawyer of his or her own choice, and the right to refuse. So, kaya nga po tayo ay merong silent answer test, we have the right to remain silent. Pero kahit na
tahimik ka lang, nare-record pa din ang response mo. So, next is the phase 4 natin, post-test interview. This stage includes all consideration that bears on the examination. This is done just by after the instrument is turned off. So, after ng examination natin, syempre, kung meron tayong preparation, meron tayong pre-test interview, may examination proper, meron tayo a post-test interview. So, kapag post-test interview, ano lang po yan, after na examination, magti-thank you ka for accepting the invitation na magbigay sa na nakapag-conduct sila ng examination towards the subject. At least, alam nila or hindi tayo basta-basta pag natapos ng examination, okay na yan, pwede ka nang umalis. Kailangan, nandun pa din yung professionalism natin na hanggang matapos ang interview is nandun pa din yung pakikisama mo at coordination mo between the subject. At of course, gagawin mo yan kapag ka yung instrument is napatay mo na. Kasi hanggat nakalagay yan sa katawan ng subject natin, hindi ka pwedeng magbigay ng post-test interview or magsabi ng post-test interview unless that is related pa din dun sa cases niya or sa crime he or she committed. Next, what are the rules to be followed in the formulation of test questions? So, ano-ano ba yung mga rules na kailangan daw i-follow in the formulation of test questions? So, I think nailagay ko naman din. Ayan, question must be simple and direct. Halimbawa, relevant question. Although, madidiscuss ko din mamaya yung relevant, irrelevant, and controlled question. For example, sa relevant. Sa irrelevant. Kasi mostly yun yung sinisimula ng question para kalmado yung subject natin. Must be simple. So, is your name Nico? So, simple and direct dun sa subject mo. And it should be answerable by yes or no. Ayan po. They must not involve legal terminology such as rape, murder, or other. So, kung ang case naman niya is tungkol dyan, pwede niyo siyang tanungin ng hindi niyo mababanggit yung mga terminology na yan or mga legal terminology kasi yun na yung mismong magiging dahilan kung bakit minsan magre-refuse ang ating subject. They must be answerable by yes or no, must be short as possible. Their meaning must be clear and unmistakable phrase in a language that the subject can easily understand. So, of course, sa examination, tatanungin mo yan. Halimbawa, ang language na preferred lang sa'yo is Bisaya. Kung examiner ka, marunong ka mag-Bisaya, dun mo siya itatanong kung saan siya mas nagiging komportable. Kung Tagalog, Tagalog. Kung English, English. They must not be in the form of accusation. So, wala po tayo sa korte para magbigay na accusation. Tinatanong lang po natin to sa subject kasi ito pong examination is an only an aid for investigation. Question must never contain an interference which presupposes knowledge on the part of the subject. All questions must refer to one offense only. Hindi po dapat magtatanong ng multiple offense sa during examination. All questions must refer to only one element of the offense. Siyempre, kung may one offense tayo, dun lang tayo particularly sa element na na-violate niya. They must not contain interference of one's religion, races. Next. Ayun. So, we have again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rules sa formulation of test question. Pero ang lagi nyo lang pong tatandaan na ang pag-bibigay ng question must be simple and direct. And should be answerable by yes or no. And kailangan hindi ka gagamit ng legal terminology that refuses the subject para hindi siya magbigay ng information. So next, what are the type of test questions and how are they
constructed. So we have two general types of questions that may be supplemented by other questions, and those are a general question test and peak of tension test. So sa general question test, the most commonly applied, kasi nandyan nga po yung relevant, irrelevant, and control question. Sa peak of tension test, which is usually used as supplementary test, ito po ay magbe-base pa din sila sa general question test. Ibig sabihin, kung merong kumbaga, itong peak of tension test is the follow-up question or follow-up test lang natin sa subject natin. So, sa GQT or general question test, questions are so arranged as to make a comparison of responses to relevant question with the subject's norm made during the answering of irrelevant question. After ng irrelevant question, kailangan i-follow mo na yung tanong ng relevant question. That is general. General lang po yung pagtatanong natin. Hindi ka basta-basta magbibigay ng questions na direct doon sa subject. Pero later on, mag-discuss naman natin yung iba't ibang questions. Pero sa general question test, we have only three. The relevant, irrelevant, and control question. Pero yung relevant, meron pa tayong strong and weak relevant questions. So, how does the general question test formulated? So, the GQT consists of a series of relevant or irrelevant questions as in a planned order. Kaya nga po, bago tayo mag-start ng questioning sa subject natin, kailangan alam natin, prepared tayo sa question. Kung hindi man po tayo maging prepared sa question natin, during examination, kailangan mapag-aralan mo agad si suspect. I see subject. So, we have relevant questions. What are relevant questions? Are questions directly related to the offense under investigation. So, ang relevant question, they are leading or material questions. These are questions pertaining to the issue under investigation. It is equally important to limit the number of relevant questions to avoid discomfort to the subject. Relevant question must be very specific to obtain an accurate result. Kasi kapag hindi po yan direct or hindi po siya malinaw, hindi rin maiintindihan na subject natin. Kaya kailangan maging direct po tayo sa pagtatanong para makakuha tayo ng accurate na sagot. Example, have you ever been fired from a job? That is relevant question. Have you stolen more than 50 pesos in 1 year from any of your employers? So, ang topic dito sa relevant question natin, like for example, about stolen money. Ngayon, tatanungin mo siya ng relevant doon. Like, have you ever been fired from a job? Dahil doon, mapapaisip siya, ba't niya ako tinatanong about kung na-fired ba ako sa isang trabaho? Kasi po, ang relevant, leading na yan sa pagtatanong natin kung nang related dun mismo sa case na ginawa niya or sa na-violate niya or sa crime na he or she being committed. And another example, have you stolen more than 50 pesos in 1 year from any of your employers? So, relevant questions are further classified according to stimulation effect when applied. Namely, strong relevant or primary relevant question, which has an intense relationship to the crime or problem being considered. So, this is intended to produce a strong emotional response in a guilty subject. Example, did you steal Nick's iPad? Ibig sabihin, strong relevant siya. Kanina, ang relevant question natin, ang relevant as general. Pero ang relevant question natin, meron pa po yung classification. We have strong relevant and yung isa naman is weak question or weak relevant question. So, yung relevant natin, nagsimula siya dun sa job.
Ibig sabihin, may trabaho siya, nagkaroon din ng stolen money. Ngayon, doon pa rin siya sa pagnanakaw. Did you steal Nick's iPad? Strong relevant siya kasi it is intended to produce strong emotional response in a guilty subject. Siyempre, pag tinanong kita, did you steal Nick's iPad? Lalo na't alam mo sa sarili mo na ninakaw mo talaga. Ibig sabihin, mas malaki yung chances na makakuha ka ng accurate result kapag ka nagtanong ka ng strong relevant or yung mga primary relevant questions. While yung isa, yung secondary or weak, are questions that concern with elements of the crime and deals mostly with guilty knowledge and partial involvement. Further, the weak relevant is classified into theft or other crime na related. Hindi lang po siya isang crime. Ang weak po, pwede po siyang i-relate sa iba-ibang crime. Gaya nga po ng theft, isa theft, robbery, or other crime which is related sa stealing. Example ng secondary or weak natin, between 10 o'clock to 12 a.m., 10 February 2011, did you open the table drawer of Mr. De La Cruz? Ngayon, alam mo na kapag ka tinanong ka ng ganyan, weak siya in a way na yung question hindi naman siya totally direct. Pero, unti-unti habang tumatagal yung question is nagli-lead siya dun sa crime na nagawa mo or sa offense na nagawa mo. Kung sa relevant, again, yung pinaka-relevant general natin, talks about stealing. Halimbawa, sa job, nagsimula siya sa job, di ba? Now, yung job na sinimulan niya, tinanong niya kung na-fired na ba siya sa job, ngayon may papaisip ngayon ng ating subject kung bakit natanong sa akin yun ng examiner. Now, ang strong relevant natin, direct na tinanong mo. Yung kay Nix na, did you steal Nix's iPad? Strong siya, and ang weak natin, between 10 to 12, nung nagbibigay ka ng instances or nagbibigay ka pa ng statement para humaba bago ka pa magtanong directly dun sa subject natin. So again, relevant, we have two classification, the strong, relevant, and the secondary or weak. Next, sacrifice, relevant, or diet questions. Ano ba yung diet questions? Ang diet questions po ay stands for, yung DYAT stands for, do you intend to answer truthfully? Do you intend to answer truthfully? Take note, DYAT, do you intend to answer truthfully? It is designed to absorb the response generally generated by the introduction of the first relevant questions in the series. So, example, regarding to the stolen iPad, do you intend truthfully to answer each question about that? Literally, ilalagay mo yung DYAT question natin. Do you intend to answer truthfully? Kapag meron na niyan, sacrifice, relevant. Kasi nandyan na po yung hinihikayat mo na siya, nasagutin ka kung talaga bang nanakaw mo or nakuha mo si iPad. And kung dahil doon, do you intend truthfully to answer each question about that? Mapapaisip ka kung sasagutin mo ba or hindi. Kung mag-yes ka ba or mag-no doon sa tanong niya. That is sacrifice relevant. Isasakripisyo mo ba yung pag-yes mo na kapag nag-yes ka, alam mong meron kang punishment. Well, pag nag-no ka naman, dadalhin mo yung konsensya mo. Dadalhin mo yung sa konsensya mo. And, iisipin at iisipin mo pa din yan hanggang sa hindi mo pa rin nasasabi ang katotohanan. Next is, knowledge question. This type of question is propounded to the subject to detect information about a crime that only a guilty subject would have.
Such as information might include details about the site of the crime or the means of committing it, such as the type of weapon used. Example, do you know for sure who stole the iPad of Nick? So at this instance, the phrase for sure is included to eliminate further suspicion just in case the subject knew the offender and the location of the evidence but is only hesitant to answer yes. So ayan po, kung kanina sa sacrifice relevant natin, gumamit tayo ng DYAT question or DYAT question, or do you intend to answer truthfully? While dito naman sa knowledge questions, gumagamit siya ng phrase na for sure. Kasi, pag sinabi mo yan, automatically, magya-yes ang ating subject. Do you know for sure he stole the iPad of Nick? Next, evidence connecting questions. This has to do with inviting subject's attention on the probability of incriminating truth that would intend to establish his guilt. Example, were the footprints outside the house of Nick yours? So, sa evidence connecting question, we are linking him and his predicaments to the fingerprints, footprints, tool marks, and others that is collected to the crime scene. Basta tungkol siya sa evidence na naglilink sa isang power, sa isang subject na pwedeng maging dahilan ng pagbibigay ng accurate information, sasabihin natin yan sa question. Gaya nga po ng footprints. Were the footprints outside the house of Nick yours? Or kung hindi man footprints, yung tool marks. Were the tool marks outside the house of Nick's yours? O yung mga ginagamit na naiwan sa'yo ba yun? Ibig sabihin, ikinoconnect natin or we are linking yung mga evidence na nakikita natin sa isang tao or sa possible suspect. Next, control questions. Control questions are used for purposes of comparison. So, ano ba yung control questions? These are questions unrelated to the matter under investigation but are of similar nature although less serious as compared to those relevant questions under investigation. The use of control question is considered by many polygraphists to be the most reliable and effective questioning technique. These are usually asked if there is doubt in the interpretation of the subject's response to relevant and irrelevant questions. For example, ng control question natin, halimbawa, yung about stealing pa din. So, dati, magtatanong ka ngayon ng mga nangyari dati na hindi naman siya related dun sa case, pero itatanong mo siya. Na pwedeng mag-lead ng accurate response sa isang subject natin. Halimbawa, dun sa stealing. Kung kanina, did you steal Nick's iPad? Ngayon, sa stealing, yun yung ang irrelevant natin. So, isa-isahin natin. Ang irrelevant natin ay, is Nick your name? Simulan natin ang irrelevant. Is Nick your name? Ang relevant, did you steal Nick's iPad? And ang control question natin, last 5 years, did you experience stealing? Ganan. Pero tungkol pa rin siya sa stealing, pero hindi siya tungkol dun sa pinaka-subject mo. Hindi siya tungkol dun sa case na ginawa mo in this present times. That is the control question. That is for purposes of comparison. Halimbawa, sinagot niya, nag-yes siya, pero nagbigay din siya na explanation. Pwede naman siya magbigay na explanation as long as yung answerable by yes or no is nasagot niya. Halimbawa, nagsabi siya na yes, dati na-experience niya yun, and nagawa niya yung dati, and ngayon, pwede niya pa rin magawa. Ngayon, magkakaroon ka ngayon ng conclusion sa utak mo at mako-compare mo na yung sagot niya na no ngayon, na pwede niyang magawa pa rin ang pag-nanakaw. Ibig sabihin,
mataas pa din yung probability na he is lying or he is deceptive. Okay, next po. Again, so kung malinaw sa control questions natin na ang purpose lang nito is for comparison. Pero magtatanong siya na hindi naman siya totally related dun sa crime na nagawa niya or sa offense na nagawa niya, gagamitin lang nila ito as basis. Halimbawa, last 5 years ngayon, gaya ng tanong ko kanina, last 5 years, did you experience stealing? Pero sasabihin mo yung control question na yan kapag marami ka nang naitanong na relevant at irrelevant questions. Kasi hindi niya maiisip yon na control question yon kahit kayo mismo. Hindi niyo iisip na control question to unless kayo yung gumawa ng question. Hindi niyo iisipin na control, hindi iisipin ng subject na control question kasi hindi naman niya totally alam yung mga relevant, irrelevant. Basta alam niya, may questioning, na-inform siya ng rights niya. And yung questioning na yun, pwedeng irrelevant. Pero kailangan, bago ka mag-control question, marami kang irrelevant at relevant question. Sinisingit lang po ang control question. Kasi ang control question, hindi naman siya usually tinatanong. Kasi ang karaniwang tinatanong lang ay relevant question at irrelevant question. Kasi ang control question, nagkakaroon lang po niyan kapag ka hindi po masyadong accurate yung isang yung answer or response ng isang subject natin. Next, 2 types of control question. Ayan. Primary control question recalls the offense done from the time of childhood up to 3 to 5 years of occurrence of the present offense being investigated. So, ayan, pansinin niyo po yung control question natin. Yung types ng control questions natin. Example, before reaching the age of 28, have you ever stolen anything? So, related pa din siya dun sa topic natin, pero controlled siya. Meron siyang relationship or connection dun sa pinaka-present na crime na nagawa niya, pero meron siyang sinabi dyan na before reaching the age of 28. So, ibig sabihin, ito po yung mga offense done from the time of childhood up to 3 to 5 years of occurrence. O like nga yung tanong ko, last 5 years, di ba? Gagamit ka ngayon ng mga terms para hindi niya maisip na nagtatanong ka ng control question or inire-relate mo or kino-compare mo yung answer niya ng relevant sa control questions. So, another is secondary control questions. More specific in nature, it is based upon another sort of wrongdoing which will enhance the subject's opportunity for responsiveness. So, its scope includes up to present period of examination. So, kung kanina, ang primary natin, ilang taon nga po ba again yung primary? Ang primary natin is childhood up to 3 to 5 years before the occurrence of the present offense. Childhood up to 3 to 5 years of present offense. Ang secondary includes up to present period of examination. So example, have you ever stolen anything from this locality? Again, controlled siya, hindi related siya or connected siya dun sa stealing, pero may sinabi dyan na this locality. Hindi siya nagbibigay ng specific na sa'yo. Hindi siya nagsasabi ng specific na pangalan. Hindi niya sinabi na, have you ever stolen or have you stolen or did you stolen Nick's iPad? So, that is relevant. So, kapag control, have you ever stolen anything from this locality? That is specific in nature. Yung wrongdoing mo, pwede mo siyang mabigay or pwede mo siyang maitanong, pero hindi mo siya sasabihin specifically. Pero specific siya in nature. Next is irrelevant question. So yan, irrelevant question. Types of questions which have no importance to the case under investigation. These are questions
which are believed to have no or very little emotional impact on a subject. So, it is a needed or immaterial question. These are questions which have no bearing to the case under investigation. Example, did you eat today? Do you smoke? Or is your name Nova? Is your name Bernie? Basta lahat ng hindi siya related dun sa subject natin, pwede nyo siyang masabi as irrelevant questions. And ito po yung pinakamadaling question. Next, peak of tension test. So, we've already done with the GQT or general question test. Ngayon, peak of tension test. The subject may be given this test if he is not yet informed of the details of the offense for which he is being interrogated by the investigation or by other persons or from other sources like the print media. So, this valid test is only made when there is no widespread publicity about a crime where intimate details as to the methods of commission or certain facts of the case is known from the victim and investigator. So, again, tong peak of tension test natin, parang magiging supplementary questions lang siya ng GQT or general question test. Kasi ito po ay, it's not being publicized, pero meron tayong information na alam regarding dun sa tinatanong sa GQT. Examples of peak of tension test. Ayan. Do you know whether the stolen watch from Romel is a Rolex po yan. This is an introductory phrase plus padding question. Ano ba yung padding question? Magbibigay ka na iba't ibang questions, pero sa lahat ng question na yon may isang relevant. Hindi maiisip ni suspect na ni subject na tinatanong ka na niya na relevant na pala siya dun sa ginawa mo. Example, ito nga yung pinaka-main natin, yung introductory natin. Do you know whether the stolen watch from Romel is a Rolex? Is it Omega? Padding. Is it Seiko? Padding. Is it Timex? Relevant question. Kasi alam na ni examiner na ang relo ni Romel na ninakaw is Timex from Romel rather. Na yung relo from Romel is Timex. Tinanong lang nila na kung ang relo ba nila ay watch from Romel is Rolex. And magbibigay sila na iba't ibang padding questions and yung padding questions na yon hindi may iwasan na magkaroon ng relevant question na maglilink or related na doon sa subject. Related na doon sa topic ng ginagawa natin ng examination. Is it Alba Quartz? Is it Citizen? That is also a padding. So again, ang peak of tension test, mapapansin nyo naman dyan na kung kanina yung kay Romel Rolex, of course, tungkol na siya lahat sa relo. Pero, yung examiner natin, meron na yung knowledge. Hindi kasi magtatanong ang ating examiner nung wala siyang knowledge doon sa gagawin niyang questioning. And, yung relo na yun is relevant, Timex. Na kapag sumagot siya ng yes, understood na deceptive siya sa questions. Next, guilt complex test. This test is applied when the response to relevant and control questions are similar in degree and inconsistency and in a way that the examiner cannot determine whether the subject is telling the truth or not. So, if the subject does not respond to the added relevant question, it indicates that the subject was being deceptive as to the primary issue under investigation. However, no conclusion can be drawn if the response to added guilt complex is similar to the real issue question. Ito pong guilt complex test, hindi po siya totoong issue. Pero gagawa po tayo ng question para po masabi natin na ang isang tao is guilty. Kasi kapag tinanong natin to at nag-yes siya, understood na deceptive ang isang tao. Kasi ang guilt complex test, ano po yan? Iba't ibang relevant questions na sometimes hindi sinasagot ng ating
subject. And nagkakaroon tuloy sila ng conclusion whether the subject is telling the truth or not. And ito po ay ginagawa lang kapag ka ang subject ay kapag ka ang examiners hindi niya alam kung deceptive ang isang tao or hindi. Example, did you steal the Ferrari toy collection? So, di ba, pinag-uusapan natin is iPad. So, ngayon, hindi naman dapat niya sasabihin ang iPad. Ang magbibigay tayo ng ibang bagay na pwede niyang, pwede nating magamit as part of questioning para magkaroon ng consistency dun sa answering ng isang subject. Did you steal the Ferrari toy collection? That is guilt complex test. Next, symptomatic questions. Its function is to detect and evaluate the presence of outside issues which may suppress response to relevant questions. So this is often true that the subject is fear that they might be asked about another cases in which they are involved but are not the subject matter under investigation. So this time, ang symptomatic, natatakot na yung subject, natanungin siya regarding dun sa cases. Kasi alam na niya sa sarili niya na deceptive siya. Example, are you completely convinced that I will not ask any question on this test that has not already been reviewed? Now, pag tinanong ka na niyan at nag-yes ka, may follow-up question ngayon ang examiner natin. And doon na natin malalaman na deceptive ang isang tao kasi mararamdaman na niya yung nervousness dahil iniisip niya na hindi na siya tatanungin dahil nga may mga questions na napagdaanan siya. And that is the fear that might be asked about another cases. Ito po yung fear ng isang subject natin to tell the truth. Kasi ayaw niya na ang ending, mabibigyan siya ng punishment. Next is sky questions. S stands for suspect. K means knowledge. Y refers to you as the subject. So, example ng sky questions natin. Do you suspect anyone in particular of stealing Nick's iPad? Do you suspect anyone? Pag tinanong ka na niya yan, at nagsagot ka ng yes, yung isang taong yon is tatanungin din under a polygraph examination para malaman natin kung nagsasabi ba talaga ng totoo si Nick or kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo or hindi. Next, do you know for sure who stole Nick's iPad? So, knowledge natin. Always remember, kapag knowledge, for sure, yung phrase na for sure. Kasi doon natin malalaman yung accuracy ng pag-answer niya ng questions. Do you know for sure who stole Nick's iPad? And for our why, did you steal Nick's iPad? Did you steal Nick's iPad? So again, sky natin, S stands for suspect, K for knowledge, and Y for you. Silent answer test. So again, ang silent answer test po natin. This test is conducted in the same manner as when relevant and control question are asked about this, but the subject is instructed to answer the question silently to himself without making any verbal response. Causes distortion in the tracing such as sniff or clearing the throat. So, ito pong silent answer test, nabanggit ko na naman kanina na kapag sinabi nating silent answer test, you are not required to answer the question. Kasi dun pa lang sa response mo, sa pagtahimik mo pa lang, malalaman na natin yan. Kasi nandun po tayo sa, meron po tayong nire-record na physiological responses ng isang tao. Next, zone comparison test, a 20 to 35 seconds block of polygraph chart time initiated by a question having a unique psychological focusing appeal to predictable group of examinees. So, we have 5 variations of zone comparison test. So, dito nyo po malalaman kung ano ba talaga ang zone comparison test. So, we have 5 variations. Mat quadrite track zone comparison technique. Pag sinabi natin mat quadrite track zone comparison technique, control and relevant question lang po ang under niyan.
Kapag Baxter tri-zone comparison technique, control, relevant, and symptomatic question. So, yung control question naman natin, nabanggit ko na din kanina, pero ang control question, kapag Baxter tri-zone comparison technique, meron po silang color coding. Kapag control, green. Kapag relevant question, red. And kapag symptomatic question, it should be black. So, wag po kayong malilito kasi po itong zone comparison test, wala naman po yan sa Philippines. And kaya po mas ipinaliwanag po sa inyo ang relevant, irrelevant, and control question kasi yun lang po yung madalas na ginagamit dito. And ang pinakamahalaga na question po lagi is yung relevant question and the control question. Kasi yung irrelevant naman po, pampakalma lang po yan at pamparelax ng ating subject. Next is bi-spot zone comparison technique. First zone contains relevant question. So, sa relevant question, they are concerning primary, secondary, and disguise question. Or yung suspicion knowledge you question. Sa first zone contains relevant, nandyan na po yung primary, secondary, lahat po ng relevant question. And second zone is used when there is only one question or issue that must be addressed in the examination. So, again, kapag po nag-exam tayo, sa ating bansa po, dito po sa Philippines, isang question lang po. One offense lang po and one element na na-violate. Yun lang po ang ginagamitan natin or ginagawa ng questions. Next, integrated zone comparison technique. This technique has the most significant departure from the original zone comparison technique developed by Clive Baxter. So, ang integrated zone po, it is a 13-question test consisting of 5-week relevant question or 5 relevant questions, 4 irrelevant question, 1 symptomatic, and 3 probable lie. Comparison question, papasok din dito ang control question. Kasi ang probable lie comparison question, kailangan, hindi naman tayo makakapagbigay ng probable lie kung hindi natin i-compare yung answer, yung question ng relevant sa control question. And integrated, take note, ito po ay 13 question. Ang 13 question include po ang 5 relevant, 4 irrelevant, 1 symptomatic, and 3 probable lie. And last variation ng zone comparison ang UTA or UTA zone comparison technique addresses for multiple issue. Hindi naman po yan nagagamit dito sa Philippines, pero multiple issue yan. Ang polygraph examination po, ang gumagamit lang po niyan is yung mga highly technical na po at highly skilled na sa paggamit ng polygraph examination. And itong UTA zone comparison technique, meron po silang ginagamit na may ginagamit silang iba't ibang test kung bakit masasabi natin na kung paano natin madedetect na multiple issue. Depende na po yan sa examiner at dun sa place na pwedeng pag bigyan ng examination. Kasi kung sa Philippines po, ang magagamit lang po dyan ay yung relevant, irrelevant, and control question. Kung may gumagamit man po na ibang question is those are the person who are highly technical na po. And yung mga nakapagdaan na po ng training and skilled na po talaga sila sa pagkakandak ng polygraph examination. So, that will be all for our midterm. So, kung ang prelim po natin, na-discuss natin yung history, kung ano ba yung meaning ng polygraph, ano yung kinds ng liar, types ng liar, and historical development. Ngayon, na-discuss natin yung paano ba tatakbo yung question ng ating polygraph examination. Ito yung mga polygraph technique. Ito na po yung pinaka-highlight ng ating lie detection. So, that will be all for our discussion sa midterm. Thank you and God bless po sa ating